lang yung mga tao. Ang ginawa, so ngayon ko lang, ngayon lang ulit ako makapasyal ng malaga kasi yung bulking na puro pasyal. So ngayon, pupunta ako sa Studio Ghibli Museum kasi paborito ko si SpongeBob, si Hello Kitty, ganyan. Kaya kaya lang bi. Ito naman, bibiro lang ito. Ako may diyante oh. So yun, dito ako pupunta ko. Hindi ko alam kung gano'ng kalakas yung boses ko ngayon, nakabon pala yung noise cancellation. So, mag-nori kayo lang kung pinori. Magpapalit lang ako ng plane kasi medyo malayop siya dito sa bahay namin. Mga 1 hour and 10 minutes away. Eh, usually mga 30 minutes lang pinupunta ko. So, hindi ako sanay. Sana nakikita nyo kung ano yung suit ko kasi shit talaga. Nagaya lang. Hindi pala kita yung sapatos ko. So, ayun po yung shoes ko today. Shoes ko po. And I would like to thank my mother for the bag. Ang cute ng bag ko, si Snoopy. Ang lakas makaano, Kai X Gucci. Alam niyo, gusto ko nung Kai at saka yung collaboration ni Kai at saka ng Gucci. Kaso limited edition lang siya. Wala na akong makita. So, cute din. Grabe, sobrang daming trees naman dito. Feeling ko I'm one with the nature. Oh my gosh, the nature girl in me. So yan, 2-minute walk na lang papunta dun sa mismong museum. Tapos, ayan. Andun na ako, dito na. So nice naman in here. Ito po ang aking chiquetto. Ito siya. Oh no! Hala, ang ganda! Ganda! Hala! So sa loob pala ng museum, hindi pwede mag-video or photo. Tapos, binigyan. Ah, shucks! Palaglag. May film strip ng ano, hindi ko lang ano. Thank you.
umiyak. So ayan, andito na ako sa ano, sa Nakameguro. Grabe, ano lang, medyo malayo talaga yung ano no, yung tawag dito, yung Studio Ghibli Museum. So, andito na ako sa Nakameguro kasi may gusto akong puntahan. Gusto ko puntahan yung Starbucks Reserve dito sa Meguro. Ba ito Nakameguro? Hindi ko sure. Pero malapit siya dito sa Shibuya. Baka ayun, for the cafe, ganyan. Kaya pa ako nang kain ng kain, diba? Pero wala kayong pakin. Minsan lang naman ako magpunta dito. Pero yun, for the ano, for the matcha. Kasi alam, hindi ko alam kung alam ninyo, pero pag sinabi kasing Starbucks Reserve, ano siya, may mga, ano dito, may mga special na mga drinks yata. Tapos ano, may mga special na mga coffee beans sila na doon mismo. Tapos yung dito sa Nakameguro na Starbucks Reserve. Meron siyang ano, tawag dito. Basta makikita nyo mama, hindi ko rin alam kung paano i-explain kasi matcha lang talaga iniinom ko, hindi naman talaga ako nagkakape. Minsan lang ako magkape. Tapos ano, ito pala yung binili ko kanina sa Studio Ghibli. Hindi kasi pwede mag-video dun sa loob. So ayun, si Ponyo. Kawaii! Ay, sana naman, ano, sana wala masyadong tao kasi nagdala din ako ng libro para magbasa ng very, very light. Kasi gusto ko na matapos yung call me by your name. Ando na ako sa part na naghahawa ka na sila ng mga titi. Ganyan. Ah! Love it. Perfect. Ayun na siya. Can you see it? Ayun. Basta may ganyan. Starbucks Reserve yan. Ayan. Ooh, wow! Ang ganda! Wow, looks so cool. Parang yung mga special pastries pa yata sila ng mga baked goods, mga eme. Tapos, pati sila sabi ko kaya hindi ko alam kung paano siya de-describe, pero ganyan siya. Parang dyan sa mga tubes dumadaan yung mga coffee beans or something. Sobrang ganda naman dito. Isang chill pa ng ambience. Ambience? In fairness, mukhang nasarap yung kanila mga pastry. Teka, order muna ako bago ako makapag-chikahan sa inyo. Magbabalik ang magandang buhay! Perfect. May spot po sila dito sa Paris. Love it. Thank you.
Actually, hindi ko na alam kung saan ako pupunta kasi ano, sa ba? 7 pa lang. Ano ba? Malabo ba? Hindi ba ako nakikita? 7 PM pa lang. Tapos bala ko sana magkaraoke. Parang ang aga pa para magkaraoke. So, hindi ko alam kung saan ako mag-iikot. Iniisip ko kung sa Shibuya ba? Or sa Shinjuku? Or sa Harajuku? Pero to be honest, tinatamad na ako mag-shopping. For a change. Yeah!
sa'yo. Fit check. So andito ako ngayon sa Ginza kasi may nakita akong interesting sa TikTok. Bale ano siya? Siya yung second oldest building dito sa Japan. Tapos tinayo siya noong 1932 nung Showa era pa ng Japan. So ano siya, may mga art gallery sa loob. Tapos meron dong isang room, yung room 306. Yun yung parang siya yung last tenant na umalis doon. Na parang housing pa siya. And ngayon kasi parang mga rental na siya ng mga art galleries, ganyan, mga contemporary art ganyan. Yung may-ari, iniwan niya yung room na preserved as is. Yung room na yun, yung certain room na yun. So, ano, parang, gets niyo ba yun? Parang frozen in time yung place na yun. So yun yung pupuntahan ko ngayon. Talag ko na siyang gustong puntahan actually kasi yung mga art galleries na doon. Pero ngayon ko na siya nahanapan ng lugar. At saka ngayon na lang yung parang last day ko na mamamasyal lang ako, as in ako lang mag-isa kasi uuwi na ako sa Wednesday. Also, yung elevator doon sa certain building na yun, doon sa Okuno building, fully manual siya. So hindi siya automatic malabang. Tanga ka ba? So yun, may instructions daw doon kung paano siya papaganahin. Sana may mga interesting stuff. Tapos dito kasi sa Ginza, sobrang modern ng lahat. As in may mga high-rise buildings, ganyan. As in yung mga ganyan itsura niya. Okay, if you imagine New York, tapos dito sa Japan, ito yun. Yung Ginza yun. Tapos dito din yung mga mahal na keme. Tapos yun, nag-iisa yung Okuno building dito sa Ginza na parang siya na lang yung last na ganun yung structure. Ano siya? Diba? Ang laki ng pagkakaiba ng mga katabi niya dito sa Okuno building mismo. Hey! So cool. Sobrang interesting. Giving escolta. Okay, let's go. Okay, let's go. Let's go in. I think may mga coffee shops din dito. I'm not so sure. Ooh. So cool. Ooh. Feeling ko nasa Hotel Del Luna ako. Showa period. Tapos ang emperor si Showa. It started in
December 25, 1926 hanggang January 7, 1989. Ang tagal, oh. So yun, naabutan niya yung World War II. Ito yung elevator. So not so sure kung paano siya naging malam. Ah, ganon. Okay. Patay ako ate. Binubuksan siya. Ooh! Cool! Paano pag natin? Ooh! So cool! Okay, so try natin puntahan yung third floor. Ay! Shucks! Ano yun? Ayan! Hindi lang pala nakasara na maayos. Ay, tinan yung mga burnout na yung mga yung sahig because of people passing by. Sobrang cool. Guys, feeling ko talaga nasa Hotel de Luna. So cool. Love it. Let's look for room 306. Sobrang astig. May hindi lang ako makapag-ingay sa loob kasi may dalawang tao dun sa loob pero sobrang cool. Okay, so medyo na left out ko yung info na dati pala siyang salon. Kaya ang dami niyang salamin. So yun, it was left as is nung tenant dito sa 306. Medyo hindi ko ma-explain yung feeling ko while walking around here because of course, merong haunting feeling na parang medyo nakakatakot maglakad, of course. Pero alam niyo yung it comes out of respect sa tenants, sa architecture, sa building mismo. So parang, ano siya, nakakatakot. Baka mamaya biglang may lumabas na mag-pop out na something. Pero it really comes out of respect. Parang, my gosh, everything's frozen in time. Na parang ikaw, nanghihiram ka lang ng sandaling moment dito. So parang, ang galing lang. Okay, the show. Okay, so this is the chocolate. This is the salt. This hazelnuts. Ah, hazelnuts. Hazelnuts and sugar. Okay, I understand. And this is chocolate and sugar. Ah. Thank you. Thank you. Thank you. Cute. As in, nakaganda na ako the whole time. Kinakausap niya ako. Pinapasok niya ako dun sa space niya. Tapos, ayun, 30 years na pala siya nag-rent dito. So, yung mga products niya from Italy. Tapos, ako ilalagay ko sa subtitles yun. Pero, ano siya, sugar tapos may chocolate sa loob. Binigay niya lang sa akin to. Baka na sinabi ko. Kaya sinabi ko. Arigato, orisi. Here naman is an art exhibit, so yun, halo-halo talaga yung mga stuff. Thank you.
Tingnan natin kung ano yung tsura kapag nakasakay dun sa LED. Kasi yun. Tigma ko yung binigay niyang Ken. Darna. Dapat yung bibilin ko kasi ito yung nakita ko ng isang araw na hindi ako makatulog pag hindi ko nabili. Pero may nakuha pa akong dalawa, day. Dagdagan mo pa. Demon. Teka, try natin itong low. Oh, guys, sasuot ko kayo mga day. Saan ang mga paper mga kong kontrata? Ilabas mo! Alam niyo yung hindi ko alam kung tama ba yung hindi yata ako nakaka-uwi ng isang gabi sa bahay na walang dalang bagong damit. Alam niyo ba yung feeling na ano, minsan parang gusto mo na lang nasa musical yung buhay mo para kung wari, bigla ka na lang kakanta. Umiiyak, gabi-gabi, walang tinig na naririnig, nakikipaglaban sa digmaan, natalo nang hanggang kailan, talo na, pagod na. Akala ko'y kaysa akin pa pero hindi na pala. Wala na nga ba talaga? Kung kalungkutan kong kaligayahan mo, kung pagkakapos ko'y paglaya mo, kung ang sugat sa puso, kung siyang lunas dyan sa puso mo, sa loob pinanghihinaan na ng loob. Gusto ko nang bumita ngunit ayaw pa ng puso. Gusto
sarili. Bibitaw, bibitaw na.